hanggang sa ngayon ay presko pa rin sa mga gilas ang kanilang nakuhang achievement sa nakaraang Asian Games. Kahit nga si Coach Tim Cone ay hindi makapaniwala na after 61 long years ay Pilipinas na muli ang nag-uwi ng gintong medalya. Well, sa kabila ng malaking achievement ng Gilas Pilipinas ay siya namang pumasok sa katanungan ng mga fans kung mananatili pa ba si Coach Tim Cone bilang Gilas Pilipinas head coach. Kung babalikan natin ang nakaraang presscon ay sinabi ni L. Francis Chua na sa Asian Games lang hahawak si Coach Tim sa Gilas Pilipinas. Well, ayon kay Coach Tim Cone, sa ngayon ay hindi pa niya masabi kung siya pa rin ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas. Tinanggap lang umano niya ang offer na mag-head coach sa Gilas dahil sa kanyang big boss na si Ramon Ang. At bukod pa dito ay tinanggap din niya ang offer na ito para mabigyan ng panahon ang SBP na magdesisyon kung sino ang magiging next head coach ng Gilas, dahil sa ngayon ay pinaghandaan niya ang kanyang mother team na Barangay Ginebra. Well, ayon sa panibagong update ng SBP ay bukas umano sila sa long-term coach hindi lang sa OQT at FIBA window kundi bilang head coach na rin sa susunod na FIBA World Cup. Hinamon naman ni PBA Vice President Bobby Rosales ang SBP na ilabas ang kanilang program. Ayon naman kay L. Francis Chua na bago sila pumili ng head coach ay kailangan munang ma-align ang mga schedule na sa gayon ay hindi maging conflict ang availability ng mga players. Upang hindi na maulit ang nangyari sa nakaraang Asian Games, ayon kay L. Panlilio na open umano ang position kahit mga foreign coaches. Sa nakaraang post ni Sir Homer Saison na may high profile na umano na nasa scouting report ng SBP na maging next head coach, isa umano itong American coach at popular na rin ito sa NBA, well, as of now mas matunog pa rin sa mga Filipino si Coach Tim Cone, well, para sa akin okay naman kung si Coach Tim Cone total may napatunayan naman siya sa Asian Games, bakit hindi subukan muli sa world stage, diba? Wala enman mawawala kung susubukan, dito natin makikita kung players nga ba ang mahina or sistema. Samantala, after ng Asian Games ay ibinunyag nga mismo ni na L. Francis Chua at Ricky Vargas na may dalawang players umano ang nagdemand ng malaking halaga upang maglaro sa Gilas Pilipinas, na tila ba gusto na nitong abutin ang buwan. Isa sa itinuro ng mga fans ay posibleng si Mikey Williams ang tinukoy ni Chua at Vargas. Marami kasi ang nabigla kung bakit hindi napabilang sa Gilas lineup ni Coach Tim Cone si Williams e inihayag naman nito na gustong gusto umano niyang makuha si Williams. Mas pinatunayan pa ito ni Snow Badua matapos itong maglabas ng isang clue ng kanta na may pamagat na Mike Will. Dahil sa isyo na ito ay nabuhay na naman ang source patungkol nga rin sa pagdemand di umano ng kampo ni Kai Soto ng malaking halaga para maglaro sa FIBA World Cup. Ayon sa naturang report na humingi umano ng significant sum for his involvement with Gilas Pilipinas in 2023 FIBA World Cup, ayon sa source na humingi umano ang kampo ni Kai Soto ng $400,000 or mahigit 21 million pesos sa loob lamang ng 3 linggo, grabe ang laki kung tutuusin kung kinagat ng Gilas ang ganitong demand ay paniguradong luging luji talaga si MVP dito mga idol. Kung babalikan natin ang performance ni Kai Soto sa FIBA World Cup ay hindi gaanong nagpakitang Gilas si Kai Soto, averaging of 6.4 rebounds per game. Sa tingin ninyo mga idol kung kinagat ng Gilas ang $400,000 na demand ng kampo ni Kai Soto, sulit nga ba ang binayad nila? Natin, yung mga players po natin, lumalaban. As simple as that. Walang drama, di ba? Walang sisihan, walang forma, di ba? Wala hong pagbabalik at pag-uukat ng mga nakaraan na naging problema. Alam niyo po, ito pong Gilas natin, ito yung pinakamamahal ano, na basketball team ng bawat Pilipino. Taas niyo po yung kamay ninyo. Diba? Comment po kayo. Diba mas mahal niyo pa nga ho yung Gilas kaysa sa mga, mas mahal ng mga Ginebra fans yung Ginebra? Kasi bansa ho natin itong dala nila eh. Diba? At mas masarap pong panoorin yung panalo ng Gilas kaysa sa panalo ho ng mga club teams natin. Kasi bansa ho natin ito eh. Nakikilala. Diba nare-recognize tayo worldwide. At sa akin, ito, magandang start na nga po ito. And
kung inyo matatandaan, a few weeks back, sinabi ko nga po, na huling barahan na ho natin para mag-improve yung Gilas is Al Francis Chua. And I think he is proving us all right. Di ba? From how he handles, from how he formed the team, from how he managed yung kupunan natin, from how he pampered the players doon ho sa Hangzhou, talagang class A. Di ba? A1 yung kanila naging suporta. No, A1 yung kanila naging pagmamahal. To the point na nag-reciprocate po yung mga players by giving it, by giving their all doon ho sa bawat laro natin. Pero eto lang po yan, mga kaibigan. Huwag ho tayong magbigay ng mataas na expectation sa San Miguel at sa Gilas kasi kung tutuusin po, ngayon pa lang talaga sila nagsisimula. No? They were able to plug the hole sa nakalipas sa Asian Games and they were able to win the gold, no, na hindi ho natin nagagawa in 51, 61 years. 'Di ba? And that's a good start, no? Pero ito po ang iwinawarn ko. Marami pa hong mga pagsubok, marami pa hong mga problema nakakaharapin ng Gilas with SMC and hopefully with MVP in the near future. No? Ang aking hiling lang sana since bago pa ho ang SMC ano sa mundo na ito no na World Basketball eh sana po matuto sila sa bawat mga pagkakamali nila. And right now, yun pong tao no Gilas, the SBP, SMC and MVP groups need our support. So ngayon po, sumuporta na ho tayo. Okay? So ito, iba ho yung tema ko ngayon, no mga kaibigan, 'di ba? Wala ho akong dapat punahin eh. Marami nga po ang nagsasabi ng tao, oh, ba't tahimik ka? Nag-champion, nag-gold yung Gilas sa Asian Games. Eh, ba't ho ako magsasalita? Wala ka naman nung dapat punahin. Di ba? Nag-congratulate na ho kayo lahat. Alam nga naman makiisa pa ako sa pagko-congratulate. Eh, nag-congratulate din naman ako eventually. Di ba? Nagkataon lang na nabisi ako. Birthday nga po ni Boss Ruben. Birthday nga ni Boss Dodo. Birthday nga ni Boss Jerry. Hindi ko sila tinetext ng personal eh. Kasi hindi naman ho nasa message, hindi naman ho nasa post. Di ba? Yung pagpupuri. Yung pagpapakita ng pagmamahal. Okay, so, alam nyo, isa ho sa pinaka naging susi, no? Kaya po matagumpay yung Gilas natin ngayon, is yun pong seryoso at corporate approach ng isang Al Francis Chua sa pagbuo ng team. And syempre, hindi rin ho natin aalisin, ano, yun pong pagbibigay ng credit kay Mr. Al Panlilio, dahil nagbigay daan po siya. No? Napaka ang hirap pong gawin nun ha. Kalaban mo dating mortal yung team, kalaban mo mortal yung kumpanya, sa bidding, sa NLEX, sa SLEX, di ba? Tapos nagbigay daan ka. Binigay mo yung, nakita nyo ho ba si Al Panlilio na nanghingi ng agaw ng atensyon, ng agaw ng credit? Hindi, di ba? Kaya nga ho ako, nalulukot ako doon sa iba na tinitira pa si Al Panlilio, nag-step aside na nga.